named Jabez, saying, "Because I bear him with sorrow." And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, we are very thankful that you brought us here. Thank you, Lord, for all the people who value the essence of this service. Thank you, Lord, for guiding us for the past few weeks, Panginoon. Maraming po salamat for always guiding us, for always giving the things that we need, Panginoon. Although we don't ask for it, but you are faithfully doing all of those things in our life. Palain niyo po even the members that are not with us right now, Panginoon. Wherever they are, we pray, Lord, that they will become a blessing to those churches that they are going to attend to. Mga kapatiran po naming wala, patuloy po naming inaalala, Panginoon. Ano mo po ang kanilang kadahilanan, you know it, Panginoon. And we are praying, Lord, that somehow, Panginoon, some point of their lives, sila po ay ma-remind na ang araw na ito ay inilaan nyo para sa inyo, Panginoon. Patuloy po na nawa kayong maluwalhati as we study your word simula po ngayong umaga hanggang mamayang hapon. All these things I ask, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So as I mentioned earlier, we will be studying about prayer. Now, most of the people found in the Bible are mentioned because of what they did. In the book of Hebrews chapter 11, or the faith chapter, there is Moses who by faith forsook Egypt and delivered his people. He turned his back on the wealth of Egypt just to deliver the people of God. There is Joshua, who by faith marched around the city of Jericho and the walls fell down. Then there is Rahab, who by faith put out the scarlet thread that saved her and all who were in her house. You can read about Noah, Abraham, Sarah, and David. The list goes and on. God honored them all based on what they did. But have you heard about Jabez? If you are going to look for the name Jabez was only mentioned twice in the Bible. In 1 Chronicles chapter 2, verse number 55, Jabez was a name of a town near Judea in Bethlehem. And in 1 Chronicles chapter 4, verse number 9 and 10, here is Jabez. Now, he is only mentioned briefly in 1 Chronicles chapter 4, verses number 9 and 10. Although we don't know anything about what he did, we can see that he was important in God's eyes. Important enough for God to interrupt the list of genealogies just to turn the spotlight to Jabez. If you are going to read the earlier chapter from 1 Chronicles chapter 1 hanggang po chapter 5, we will see there na talagang puro siya genealogies, puro list of names. But in verse number 9 and 10 of 1 Chronicles chapter 4, here comes Jabez. Hindi natin alam kung ano ang meron si Jabez. Maybe it is not something about him. Maybe it is something about his prayer that caught God's eyes. Now, how can it be that Jabez was more honorable than his brethren? Obviously, his life did not have a great start. In verse number 9, we will see here, "And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez." For what reason? "Because I bear him with sorrow." Yung sorrow po dito ay may dalawang implication. It's either a literal sorrow, na talagang nung ipinanganak si Jabez ay talagang nagkaroon ng matinding labor yung kanyang nanay, or literal pain. Or this sorrow is, means para bang merong mapait na karanasan ang nanay ni Jabez, kung kaya't ipinangalan niya ang pangalang Jabez kay Jabez. So we don't know what really the reason is, having only these passages here from the Bible. But what's important is, what we are in the past must not determine our present and our future. Hindi porket ito ang nakaraan mo, then ito ka na hanggang ngayon at sa mga hinaharap. Si Jabez may pait siyang nakaraan eh. Isipin natin na yung pangalang Jabez ay
ipinangalan sapagkat merong mapait na nakaraan ng kanyang mga magulang or ang kanyang nanay in particular. But Jabez here, makikita natin mamaya, na yung kanyang negatibong buhay, na yung kanyang negatibong nakaraan, ay napalitan ng isang positibong kalagayan. We aren't told of anything special that he did. Wala naman talaga siyang special na ginawa, not like Moses, not like Joshua, or these patriarchs in the Bible. We are only told about this one sentence prayer he prayed. Yet we can see that his life had an extraordinary ending. In verse number 10, we will see here, and God granted him that which he requested. Kaya nga mga kapatid, we should not underestimate the power of prayer. Prayer changes everything. Kung mag-aasawa ka, manalangin ka ng asawa. Sapagkat yung asawa mo, yun ang magbabago ng iyong hinaharap. If you are praying for a career, pag-pray mo, sapagkat yung career na yan ang magbabago ng iyong hinaharap. If you are praying for a church to be a member of, you pray for it. Why? Because that church will be used by God sa hinaharap para mabago ka. If you are praying for anything, you pray for it, kapatid. You don't underestimate the power of prayer. We all know the story about Hannah. We all know about the story of these people in the Bible that because of prayer, their lives were changed. So we don't underestimate the power of prayer. Now, Jabez's prayer may not seem particularly eloquent. And it's not actually lengthy. Mahaba ang prayer niya. Actually, napaka-igsi ng prayer niya, yet it caught God's ear and produced a great result. What was so special about his prayer? Ano pa ang meron kay Jabez? Is this about Jabez or is this about his prayer? Mga kapatid. Now, first point, verse number 10. And Jabez called on the God of Israel. First point that we will see here, Jabez addressed his prayer with the right person. To whom he prayed? He prayed on the God of Israel. Kapatid, Jabez states God's lordship and headship over his life. Unless you acknowledge the fact that without God you can do nothing, then there will be no way that you will be successful in life. Kaya magiging maingat tayo sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating balak gawin. Ito ba'y nakapaloob sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y iyong ipinanalangin? Ito bang mga bagay na to, kapatid, ay talagang yung presensya ng Diyos ay sumasa iyo? You know what happened to me, mga kapatid? Amen? Last Tuesday, I got denied sa U.S. Embassy. Ang prayer ko talaga, kinorek lang ako ng aking asawa. My prayer was, Lord, ano ang prayer ko? No. It's not actually my prayer. Pero sasabi ko, I kept on saying to myself, madidinay ako. You know why? Because I'm trying to, parang gusto kong alisin yung expectation. Kasi pag nag-expect ka, masakit. Amen? So, I tried to remove the expectation that I will pass the interview. And then my wife corrected me. She told me that you pray for God's will. Hindi kung makakapasa ka o hindi kung babagsak ka, you pray for God's will. And so, the will of the Lord happened. Amen? Talagang, kung nandung ka, talagang, Pastor, tinawag ang yung queue number ko, 40, number 40. Tayo ako, hinga akong malalim. Sabi ko, this is it. Pagharap ko, talagang lumamig na lahat ng lumamig sa akin. Sinubukan kong gamitin yung mga accent natin sa Florida. Sabi ko, good morning. Sabi sa akin, so you're going to the United States? Yes, sir. How long are you going to stay there? So I'll be staying there for 3 weeks only. Oh, so how much is your salary? So where do you work? How long have you been working to that school? Tapos, okay na. Tapos mamaya nagsabi na siya, unfortunately, patay na. Yun. Alam mo, no, right after I got denied, para bang
nalungkot ako within 5 minutes siguro. But right after I got out from that embassy, para bang okay na sa akin. Wala na. Pasyal kami sa magandang lugar sa Phnom Penh. Punta kami sa Aeon 1 Mall. Pagkatapos nun, punta kami sa Aeon 2. Wala kaming alam na puntahan. So yun ang nangyari mga kapatid. Why? Because I prayed for God's will. Pinanalangin mo kung ano yung kalooban sa'yo ng Diyos. Kaya nung na-deny ka, hindi masakit. Kasi yung iba doon talagang kumpleto dokumento. Hindi pa rin nakakapasa. But then anyway, napadaanan lang po natin yan. So Jabez addressed his prayer with the right person. He prayed on the God of Israel. Whatever needs we may have, it must be first addressed with the right person, and that is God. Kapatid, sana kung may pangangailangan tayo, hindi agad kung sino-sinong taong iniisip natin. If we have needs in life, sana hindi agad si kapatid na pwede kong hiraman. Sana hindi agad si kuya na pwede kong hiraman. O kung sino-sino mang kaibigan mo. Sana if we have needs in life, our first priority na dapat nating lapitan is none other than God. Because this is what Jabez did. Amen? This is what Jabez did. Have faith and trust God while doing what you can. Alam mo, ang mahirap sa mga Kristiyano ngayon, we only have faith, but the work is not there. I'm not talking about salvation, amen? Because we believe that in salvation, it is only faith that saves people. I'm talking about the things that we are trying to get from God, that we are trying to ask from God. The Bible says for faith without work is dead. So anumang bagay na ating hinihiling sa Diyos, it must be with faith and also with work. Huwag lang puro pananampalataya. Huwag lang puro pananalig sa Diyos. Dapat may ginagawa rin tayo to attain those things that we want to attain. To have those things that we want to have. Kapatid, prove God in your life once again. Ang dami pang gusto nung gawin ng Diyos sa atin. And minsan, hindi magawa ng Diyos, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil wala tayong pananampalataya. How many times have you proven God in your life? Ilang beses na tayong pinalusot ng Diyos sa maraming pangangailangan? Ilang beses na tayong pinagaling ng Diyos sa maraming mga karamdaman? Ilang beses mo nang napatunayan ang Diyos sa buhay mo? Jabez proved his God in his life. The Bible says, and God granted him that which he requested. And I hope, mga kapatid, na darating tayo sa punto ng ating buhay na masasabi natin, and my God granted that which I had requested. Sana dumating tayo sa punto ng buhay natin ngayon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for I know whom I have believed. And I'm persuaded that He is able. You know, God is able. Just have faith and believe that God can do that in your life. So Jabez addressed his prayer with the right person. He prayed on the God of Israel. Number two, not only Jabez addressed his prayer with the right person. Number two, Jabez showed complete submission. Alam mo, yung salitang in verse number 10, and Jabez called on the God of Israel saying, Oh. Okay? Yung salitang oh, it means you are pleading. Magsusumamo ka. Or it means, minsan ginagamit rin yun to lament. Kung nananaghoy ka. Or you are using that word to persuade while weeping. Now, ang sinasabi ko dito, hindi sa lahat ng pagkakataon na kung meron tayong makuha sa Diyos, dapat gamitin natin yung oh. Ang sinasabi ko dito, yung sincerity, yung seriousness na ipinakita ni Jabez while he was praying this prayer. And Jabez called on the God of Israel. And Jabez called. In other translation, the word called means to cry. Amen? The word called means to cry. When you cry to God, it means you have a deeper, truer, and honest relationship with God. Alam mo, sinasabi ko nga sa inyo kanina, ano ba ang dahilan kung bakit sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jabez? Is it because of Jabez? Or is it because of his prayer? Alam nyo, ang sabi dito, in Psalms chapter 34, verse number 6. Psalms 34, verse number 6. This poor man cried, and the Lord heard him,
and saved him out of all his troubles. Now, when we cry to God, we are showing how helpless we are and incapable of. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng panalangin mo, you have to cry to God. No. Ang sinasabi ko dito that we should be serious enough and sincere enough when we are praying to God. When we call and cry to God, we are showing full dependence to Him. Amen? Kasi yung prayer, kapatid, ito yung pagkilala na wala kang pwedeng magawa. Kaya ka nga nananalangin eh. Amen? Kaya ka nananalangin kasi may bagay kang hindi mo kayang gawin na alam mo ang Diyos lang ang makakapangyari. And this is what Jabez did. He showed complete submission. He acknowledged the lordship and headship of God in his life. Amen? Kamusta? Sino ang Diyos ng buhay mo? Sino ang Diyos ng buhay mo? Ang Diyos ba ng buhay mo ay ang totoo at ang buhay na Diyos? O ang Diyos ng buhay mo ay sarili mo? Kasi kung ang Diyos ng buhay mo ay sarili mo, malamang sarili mo ang nasusunod sa buhay mo. Malamang, hindi yung kalooban ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo, kundi yung mga bagay na gusto mo ang nangyayari sa iyo. Amen? Jabez prayed with the right person. To the right person. Number two, Jabez showed complete submission. Number three, let's see the content of Jabez's prayer. Verse number 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed." Jabez asked God to bless him. Alam mo, hindi masamang ipanalangin mo ang sarili mo na pagpalain ka. Pero ano ba sa tingin natin ang content ng prayer ni Jabez? I believe that Jabez asked God to bless him holistically. Pag sinabing holistically, hindi lamang sa physical na bagay, hindi lamang sa material na bagay. It includes spiritual matter. Alam mo, blessing may appear in various ways. Hindi porket hindi maganda ang nangyari sa iyo, hindi na pagpapala 'yon. Alam mo, minsan inaalaw ng Diyos na may mangyaring masama sa iyo. For what reason? Because out of that particular situation, then dun ka madidevelop. Then dun ka matututo. Then dun ka magkakaroon ng realization sa buhay mo. Ba't nangyari to sa akin? May mga dapat ba akong baguhin? Ba't nangyari to sa akin? May mga dapat ba akong pagsisihan sa buhay ko? Kaya hindi lahat ng nangyayaring pangit sa buhay mo ay hindi pagpapala. Amen? Job chapter 1 verse number 20. Let's see here the attitude of Job. And then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Sorry, Job chapter 1 verse number 20. Verse number 21. Okay, and said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." You see, bisan ang hirap magpuri sa Diyos kapag yung mga bagay nangyayari sa atin na hindi pumapabor sa atin. But then, here, after all those things happened in the life of Job, at the end of the day, what he said is that, "Blessed be the name of the Lord." Why? Because he had a true and a sincere relationship with God. Okay? And blessings are God's way of drawing ourselves nearer to God. Jabez asked God to bless him. What kind of blessing is that? It's a kind of blessing that will make him draw himself near to God. James chapter 4, verse number 3. "Ye ask and receive not, because ye ask amiss that it may consume it upon your lust." Sometimes, nananalangin tayo, "Panginoon, pagpapalain mo. Kaya pala hindi binibigay ng Panginoon. Ito ang rason. What? Because you will just consume it upon your lust. Amen? Kaya nga yung hindi dinggin ng Diyos ang panalangin mo, pagdinig yun. Amen? Yung hindi sagutin ng Diyos ang panalangin mo, pagdinig ng Diyos yun. It is God's way
of listening to your prayer when the Lord doesn't hear your prayer? Proverbs 10:22. Let's see kung ano ba talaga ang blessing na ibinibigay ng Diyos. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Amen? Kaya kung anumang bagay na meron ka, at nagiging daan yan para ba maging garalgal ka sa buhay, para ba maging pighati ka sa buhay, kapatid, hindi yan pagpapala. Bawa, may girlfriend ka. Ay, blessing to sa buhay ko. Kapatid, inaalis ka sa paglilingkod ng Diyos eh. Amen? Eh, sa pamamagitan ng girlfriend mo, nagkakasala ka. Amen? So, hindi yan galing sa Diyos. Bawa, may trabaho ka. Eh, pambira, inaapektuhan ng Saturday, Sunday services mo. Ay, baka hindi galing sa Diyos yan. Amen? Why? Because the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow in it, on it. Kaya nga yung blessing ng Panginoon talagang nagbibigay yan ng satisfaction. Kapatid, nagbibigay yan ng satisfaction. When I say satisfaction, hindi to yung material na satisfaction. I'm talking about satisfaction na yung pang sapat na nakakapaglingkod ka pa. Yun ang maganda sa buhay eh. Yung pang sakto lang, nakakaraos. I'm not saying na manatili ka sa ganyan. Kung may opportunity, then grab for it. What I'm saying is that kung yung trabaho mo ay nakaka-apekto sa paglilingkod mo, baka hindi yan trabahong bigay ng Diyos. At baka hindi yan pagpapala. Kasi ang totoong pagpapala ng Diyos, ito ang pagpapalang ilalapit ka sa Diyos. At hindi ito yung pagpapalang ilalayo ka sa Diyos. Madali namang kilalanin eh kung pagpapala yan mula sa Diyos o hindi. Kapatid, are you chasing broken promises and blessings that the world tries to entice you? Number one, Jabez addressed his prayer with the right person. Number two, Jabez showed complete submission. Number three, Jabez asked God to bless him. Number four, Jabez asked God to enlarge his coast. Verse number 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast." Now, hinati ko sa dalawang bagay ang salitang coast dito or yung territory ni Jabez. Number one, we will be talking about materially. Amen? Pag sinabing coast or territory, maybe Jabez was referring to material things. Now, it is not a sin to ask God to enlarge your coast. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi kasalanan na maghangad ka ng mas magandang hanap buhay o mas malaking sahod, kapatid. Well, everyone prepares for their financial stability. Everyone saves on anything that we possess here on earth. As long as this will be used for the evangelism of the world and for glorifying His name, walang masama dyan, mga kapatid. Nagiging masama lang ang bagay kapag ito'y ginagamit na ng kaaway. Kapag ito ay ginagamit na, kapag ito'y nagiging pakinabang na, hindi na ng Diyos, dyan ang nagiging masama. Halimbawa, may cellphone ka. Kapag yung cellphone na yan ay nagiging paraan upang yung mga personal mong obligasyon sa Diyos ay maapektuhan, baka hindi yung pagpapala. Amen? Halimbawa, may sasakyan ka. Kapag yung sasakyan na yan ay nagagamit para hindi mo luwalhatiin ng Diyos, baka hindi yan galing sa Diyos. As long as this will be used for the evangelism of the world and for glorifying His name, then be it, mga kapatid. Masaya kami, masaya ang bawat isa na pinagpapala tayo materially as long as we practice faithful stewardship. Walang masama sa mga bagay na yun. Luke chapter 12, verse number 48. Luke chapter 12, verse number 48. Sabi po dito, okay, Luke chapter 12, verse number 48, "But he that knew not and did not commit things worthy of stripes
shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. So, mga kapatid, enlargement of the cause only becomes sin when it makes us drift away from the main thing. It becomes sin when it becomes our priority instead of God. Nagiging kasalanan lang yung mga material na bagay kapag ito na yung nagiging priority mo instead of God. Amen? Kapag yung hanap buhay mo, mas nagiging priority mo na kaysa sa mga Sunday services, kasalanan yan, kapatid. It becomes sin when we are not becoming faithful steward of God. Kasalanan yan. 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Ano pong sabi dito? 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. And then number 3, it becomes sin when we start to love our possession more than loving God. Alam mo, binigay sa iyo ng Diyos, hindi para yun ang mahalin mo talaga. Ibinigay yan ng Diyos sapagkat mahal ka ng Diyos. At ibinigay yan ng Diyos upang paraan yan upang mas lalo mong mahalin ng Diyos. Amen? Kaya magiging maingat tayo sa ating prayer life, sa ating Bible devotion. Nagagampanan pa ba natin ang mga bagay na to? When was the last time that you prayed to God? When was the last time that you even opened your Bible and study His Word? Or puro na lang tayo cellphone? Puro na lang tayo gadgets? Alam mo, yung mga bagay na ipagpapala mula sa Diyos. Pero kung yan ang mga bagay na yan ay magiging paraan upang kalimutan mo ang pagbabasa ng Bible at panalangin, then kasalanan yung mga bagay na yan. Hindi yan kalooban ng Diyos sa atin. Maganda, naghahanap buhay tayo. Pero kung yung hanap buhay na yan ay nagiging paraan upang mapagod ka throughout the whole day at kaligtaan mo ng panalangin at pagbabasa ng Biblia, then kasalanan yan. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi ka dyan pagpapalain. Amen? Alam naman natin yung verse na 1 Timothy chapter 6, verse number 10. Ang sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Actually, hindi naman talaga yung pera ang masama eh. Yung pag-ibig sa salapi ang masama. So, Jabez asked God to enlarge his cause materially. Let's look on spiritually. He was not satisfied to remain the same. He wants to grow in faith. Nung sinabi ni Jabez na, and that the wood has blessed me and enlarged my coast. Maybe sinasabi niya rin doon na, Panginoon, mas lalo mong palawigin, mas lalo mong palakihin ang aking pananampalataya. Because he wants to grow in faith. Kapatid, saan mo ba gustong lumago sa buhay? Saang area ng buhay mo gustong lumago? Ang dami nating area sa buhay na gusto natin mag-improve. Amen? Gusto natin mag-improve sa ating pagtuturo. Gusto natin mag-improve sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle. Gusto natin mag-improve sa maraming area ng buhay. But kamusta yung improvement mo sa iyong pananampalataya? Is your faith still the same? 1 Peter chapter 2, verse number 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang hirap sa atin, ang dami nating mga desires sa buhay, pero yung desire na lumago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nawawala. 2 Peter chapter 3, verse number 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Do not limit yourself. There's a lot more to dig. There's a lot more to learn. And there's a lot more to apply in the Word of God. Sana, kapatid, ang prayer natin ay hindi tayo manatiling ganyan. Hindi tayo manatili na ilang ginagawa natin. Hindi tayo manatili na taga-upo lang tayo sa ganyang upuan. Sana ang panalangin natin, Lord, use me the best way you can use me. Sana ang content ng prayer natin ay hindi lamang lagi pang sarili, mga kapatid. Sana ang prayer, ang content ng ating prayer ay, Lord, gamitin mo ko. Upang sa ikalalaguri naman ng ibang tao, ibang Kristiyano. At imposible mangyari yon unless we grow spiritually. Imposible mangyari unless we grow spiritually. 2 Timothy chapter 2, verse number 15. Sabi dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word
of truth. Everyone, though it's not attainable, must strive for perfection. There's no way that we can be perfect here, mga kapatid. But at least, we should try. We should try. At hindi mangyayari yan if we don't have enough faith. Sana ang aim ng buhay natin is to live a life that Jesus lived. Yung bang mamuhay ka ng buhay na ipinamuhay ng ating Panginoon. Sana yun ang aim ng ating buhay. Why? Because living for Jesus is the best reason for living. Walang saysayang buhay kung ikaw ay nabubuhay sa sarili mo. Kapatid, magandang may relihiyon, magandang may Biblia, magandang may mga bagay tayong pinagkukuhanan ng impormasyon tungkol sa Panginoon. Maganda mga bagay na yon. Pero kung ang buhay mo ay wala pa sa Diyos, walang saysayang buhay mo. Magkakaroon lamang ng saysayan. Magiging makabuluhan lamang ang buhay mo kapag ang Diyos ay nasa sa iyo na. So Jabez asked God to enlarge his coast. Materially and spiritually. Number 5, Jabez asked that the hand of the Lord might be with him. Yung kamay ng Diyos ay sumakanya. Jabez showed total dependence to God. And Jabez recognized that unless the guidance of the Lord was with him, then there's no way to be successful in any area of life. Amen? Walang paraan to be successful in any area of our lives unless God's hand are always upon us. Jabez acknowledged that his life is in God's hand. And it's God who maneuver Jabez's life. Sino ba nagpapatakbo ng buhay mo? Amen? Sino ba humahawak ng buhay mo? Ang Diyos ba'y tinanggap natin bilang tagapagligtas lang? O bilang Panginoon rin naman? Kasi kung tagapagligtas lang, ikaw pa rin ang Panginoon ng buhay mo. Ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. And I believe that all of us here will say that when you accepted the Lord Jesus Christ, you accepted Him not only as your Savior, but also your Lord of your life. The Lord of your life. In everything that we do, ask for God's guidance. Kapatid, whatever it is. Panalangin mo na ang kamay ng Diyos ay sumayo. Anumang bagay na ipinapanalangin mo sa buhay mo. Kaya nga, in everything that we do, let's do it first in prayer. The first thing that dapat natin gawin is to pray. Naghahanap ka ng partner in life. Pray for it. Amen? Nag-iisip kang mag-move to another place. You pray for it. Nanalangin ka ng isang pagpapala. You pray for it. Anumang bagay na ating gustong makuha sa buhay, you pray for it. You pray that the guidance of the Lord will be with you. And number 6, 1 Chronicles chapter 4, verse number 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that the wood has blessed me indeed and enlarged my coast, and that thine hand might be with me, and that the wood has keep me from evil." You know what Jabez prayed for? Jabez asked God to keep him from evil. Jabez prayed that God would deliver him from evil or keep him away from sin. So Jabez here was actually praying to live a life that is God's glorifying. 1 Timothy chapter 4, verse number 7. "But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness." 1 Timothy chapter 4, verse number 7. "Exercise thyself rather unto godliness." The word exercise, it means to develop. Alam mo, ang pagiging maka-Diyos, hindi yan instant. Hindi yan isang kisap mata. Amen? Hindi yan sa pamamagitan ng snap of a finger. Hindi yan ganun kabilis. Godliness is something that must be exercised. It is something that must be developed in our lives. Kaya nga,
kaya nga magiging maingat tayo mga kapatid. Sa mga librong ating binabasa, sa ating mga pinapanood on the internet, sa ating mga kinakausap, sa ating mga kaibigan, magiging maingat tayo sapagkat all of these are factors whether we can be godly or whether we will be not. Kaya nga we are so very thankful that we have the Bible. At least we have something na mag-guide sa atin. The Bible was not given to inform us. Amen? It is given to transform us. Kaya nga, kung ikaw ay nagsasabing Bible believer ka way back then, matagal lang panahon, and yet walang pagbabago sa buhay mo, anong ginagawa ng Biblia mo? Baka hindi mo binabasa. Ako, hindi sa pagmamayabang, at least I can cite some practical example sa buhay ko na talagang noon ay ginagawa ko pero ngayon ay hindi ko na ginagawa. Hindi dahil nagmamataas ako mga kapatid ah. It is only by the grace of God. Okay? And ikaw, masasabi mo sa sarili yan. Ano ba yung mga bagay na nabago sa buhay mo? Amen? The day you got saved, 10 years ago, 7 years ago, you know it. Ano ba yung mga bagay na nabago simula nang tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo? And you have the Word of God. Ano ba yung mga bagay na nabago sa buhay mo? Because if there's no change, baka first implication, baka hindi ka ligtas. Second implication, baka hindi ka namumuhay sa kung anong tinuturo ng Biblia. O hindi mo ina-apply sa kung anong tinuturo ng Biblia. Ang dami natin mga messages na narinig. Ang dami natin mga testimonies na narinig kung paano binago sila ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero ikaw, wala pa rin pagbabago sa buhay mo. Baka may mali, mga kapatid. And I'm not standing here to judge you. I'm standing here as a mirror so that you will somehow analyze yourself whether you are saved or not. Or whether there is something wrong in you, mga kapatid. Hindi ako nandito para humusga. It's only you and God who know your salvation. Who know if that salvation that you profess is genuine. Ikaw lang may alam yan, mga kapatid. Amen? The Bible says, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee." Kaya pala tayo nagkakasala, kaya pala tayo patuloy na nakakagawa ng kasalanan kasi walang Word of God na nasa puso natin. Amen? Pero kung alam natin ang Word of God, at least there is something na mag-remind sa atin. Mali yan, bagay niya yan. Ang Satanas pa naman, tuso. Napakatuso. Satan can work on a different ways. Ang dami niyang pwedeng gawin. Satan has many resources para pabagsakin tayo. It is not assurance na porke mga Kristiyano ang katrabaho mo, then you are in a good company. Amen? Kaya wag mong isisisi sa iba ang pagbagsak mo. Eh kasi siya eh. Ito kasi naka-impluensya sa akin. Ang tanong, bakit ikaw ang na-impluensyahan? Imbis na ikaw maka-impluensya sa kanya. Amen? Huwag mong isisisi. Kasi Satan has many resources. At pwedeng gawing resources ng Satanas, even your very BFF. Even the closest friends that you have can be used by Satan for you to commit sin. Amen? So magiging maingat tayo. Satan will do everything that he can to destroy us. Alam mo, Satan has no business with our destiny. Kapag ligtas ka, ligtas ka. We believe that. Amen? Satan has no more business with our destiny. But he still has business with our living. He can still penetrate in our lives. He can still work in our lives. And if you are not grounded with the Word of God, then you will find yourself doon sa kasalanan. Sakit mang sabihin. Ako, ang tagal ko na nagpo-profess na Kristiyano ako, pero ang tagal ko namuhay sa kasalanan. Alam kong, ang tagal kong alam ko sa sarili ko na may mali. Tugtog ako sa choir, turo ako ng choir, bagamat di ako marunong magturo, piano ako, ginagampanan ko lahat ng mga ministers sa churches. Pero alam kong merong mali sa buhay ko, at meron akong bagay na hindi maisukusuko sa Diyos. Why? Because it is not a guarantee that na dahil anak ako ng pastor, then I will live a holy life.
that I will live a righteous life. Again, hindi nakadepende ang pamumuhay mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Your life is between you and God. Your accountability is between you and God. Huwag ka magtututuro ng mga tao. Amen? It is your life. It is your life. It is between you and God. If we are grounded with the Word of God, there's no way that Satan will win over us. Kung grounded tayo ng salita ng Diyos. Colossians chapter 2, verses 6 to 7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. In verse number 10, sabi dito, our text says, and God granted him that which he requested. The Bible says, ye have not because ye ask not. Wala ka kasi hindi ka humihingi. God wants to bless us, but He wants us to ask. And to ask from the right heart out of the right motive. Kapatid, ano bang magiging hinihingi natin, it must be out of the right motive. Sana kung may hinihingi tayong bagay, sapagkat ito ay meron tayong malinis na hangarin. Amen? Hindi yung, Lord, sana mamatay na siya. Huwag ganun. Amen? Sana yung, ang panalangin natin is yung talagang sincere na panalangin. Sa sarili mo man, sa ibang tao man, o sa kahit sino pa man. So Jabez was what? Number one, Jabez addressed his prayer with the right person. He prayed to the God of Israel. Number two, Jabez show complete submission. Number three, Jabez asked God to bless him, not only materially, okay, but also spiritually. Number four, Jabez asked God to enlarge his coast, materially also and spiritually. Number five, Jabez asked that the hand of the Lord might be with him. And number six, Jabez asked God to keep him from evil. Again, sana kung may panalangin tayo, hindi ko sasabing gayahin natin yung prayer ni Jabez. Okay? We have our own stories in life. Meron tayong sarili-sariling pamamaraan. And your relationship with God is not the same with Jabez's relationship with God. And so mine, amen? Hindi pare-peras ang relasyon natin sa Diyos. But then, ang sinasabi ko dito, if Jabez had his prayer granted by God, anong dahilan para hindi rin dinggin ng Diyos ang panalangin natin? Amen? So I hope that we will be able to reflect on this story of Jabez. Let's pray. Lord, we are